Payapang lumalangoy ang isang babaeng Philippine Cobra. Kalmado at ini-enjoy lang ang malamig na tubig. Pero sa lupa, attack mode on! Oktubre noong nakaraang taon, nakita ang isang Philippine Cobra sa loob ng isang university sa Nueva Vizcaya. Sa harap ng College of Veterinary Medicine, biglang may humingi ng saklolo dahil meron daw Philippine Cobra dito. So, sa stockroom daw ng building na ito, isa nakita yung Philippine Cobra. Paano kaya nakapasok dito yun? Ayun! So, dito, kasya siya dito dahil may buwang yung pinto at saka yung flooring. Kaya pwede siyang pumasok. Tara, tignan natin yung na-rescue nila na Philippine Cobra. So, nung una mo nakuha, may nakita ka bang mga sugat? Wala po, sir. Wala siyang mga injuries. Ano lang yung napansin mo sa kanya? Pero siyang gravid siya noon. Defensive ba siya? Dura ng dura? Noong una, sir, di siya nagdudura. More on, as in, mataas lang yung hood niya. Sinabihan na ako, no? Winarningan na ako na medyo defensive siya. Mahilig siya mag-spit, kaya magsusuot kami ng face shield just to be safe. Wow! Look at this, oh. Lumapad kagad yung hood niya. Paglabas pa lang sa box, ilang beses nang inatake ng cobra ang aking snake hook. Maging ang aking camera, hindi pinalagpas. Pinaulanan niya ito ng venom. Naka-aim na sa mata ko eh. Any moment, pagka in-agitate ko pa siya, is ready siya mag-spit. 1/4 of its body length ang kaya niyang iangat pamula sa ground. Ha? Ito yung warning niya muna ito. Ini-inflate niya yung lungs niya para mas magmukhang malaki siya. As a warning again. Ito naman is hindi naman sila agresibo eh. They'll only do this one just to protect themselves. Di tulad ng ibang cobra na kulay brown, ang isang ito darker or mas itim ang kulay ng kaliskis. Ito ay dahil sa klase ng environment kung saan sila nakatira. Maganda yung ventral scales niya. Wala akong nakikita mga scale rats or mga ectoparasites. Beautiful. Pero ang babaeng cobra, muntis pala ng ma-rescue. Kailan siya nangiplog? After mga 3 months yata sa care ko, sir. Ano nangyari dun sa eggs niya? Yung eggs niya, sir, nung nilay niya, yung mga shells ay di gaano formed ay parang almost transparent. So malamang baka na-stress to kaya hindi nag-continue formation napaitlog ng di oras, ano? Dahil maayos naman ang lagay ng cobra, ready to release na siya. Ang cobra na na-rescue rin ng Newt good news. Makakauwi na sa tunay niyang tirahan. Whew! Parang naabot na natin yung dulo ng trail na ito. And ang priority talaga natin dito is dapat malayo sa tao. And dito natin i-release itong Philippine Cobra. Nagmamasid muna ang cobra. Maya-maya,
Imbis na sa lupa, laking gulat namin nang dumiretso sa tubig ang babaeng kobra. Dito, nag-relax at nagpalutang-lutang muna siya. Hanggang sa sumisid pa ito. At kahit nasa running water, kaya nilang magpalutang-lutang. Nang ma-refresh, bumalik ang babaeng kobra sa lupa. Dito, pwede niyang ituloy ang trabaho bilang isang predator at tagapag-control ng peste sa wild. Importante sa wild ang mga predator tulad ng cobra at raptor tulad ng black-shouldered kite. Sila kasi ang kumokontrol ng populasyon ng mga maliliit na hayop at bumabalanse sa ecosystem. Kaya mahalaga rin na maibalik sila sa kanilang tirahan. Pero dahil mataas ang kanilang hunting instinct, dapat mag-ingat ang sinumang mag-rescue sa kanila. Delikado ang pag-rescue ng wildlife. Kaya itinuro ko sa mga batang miyembro ng NUT ang ligtas na pag-handle sa makamandag na ahas. So yung snake hook, pwedeng improvise, ano? Pwedeng kabilya. Sa pagre-rescue ng wildlife, importante ang sapat na kaalaman. Dahil walang buhay ang dapat malagay sa alanganin. Tao man o buhay ilang. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.